Good morning! Ito pala yung aming araw-araw na umaga kasama ang aking mga anak. Gising namin, wala na si Daddy kasi nasa trabaho na siya. Alas 6 pa lang babangon na siya, mag-aalmusal at mag-aalis siya dito ng 7. Sa ayusin ng konti yung bed bago tayo bumaba. So yun, siya na nasa lapag na siya. May sakit nga ngayon yung mga bata. Si Sydney at Sabrina, nilagnat din sila pero thanks God na wala na rin. Yun lang talaga yung matagal gumaling kasi gawa na tinamaan siya ng trangkaso dito sa New Zealand. Dahil siguro galing kami Pilipinas at pagdating dito sa New Zealand, medyo sobrang mainit. Ayan guys, nag-iisip na nga ako nito, ano kaya papakain ko na ng mga kila baby. Naku, kapag may maliit ka talaga araw-araw, lalo na kapag umaga, hindi mo alam kung anong iisipin mong iluluto. So ayan, sabi ko nga kay Sydney, let's go na, kaya ayan, pababa na rin siya. Ayan naman si Bunso, narinig niya ako, naku, may isip na nga itong anak ko na to, Charis. Ayan, tinitignan ko pa kung ano yung pwede kong makarga. So ayan, kinuha ko na lang yung mga cellphone at ayan, pababa na tayo. Ito naman si Chanel, nauna na siyang bumaba sa amin. Ayan, kahit may sakit yan, maliliksi pa rin talaga. So ayan, inakay-akay ko na si Ate Cindy, sabi ko, bababa na kami, tapos habang buhat ko naman si Sabrina. Ayan, si Ate Cindy, sabi ko sa kanya, una na siyang bumaba kasi baka mahulog pa kami sa hagdan. So, ito si Sabrina ang makulit. Buhat-buhat ko siya. Ayun na sila. Nilagay ko muna sila sa lapag at bubuksan natin itong TV para makapanood sila. Tapos habang binubuksan ko yung TV, napatingin ako sa playpen. Si Ate Cindy pala yung nandun. Tapos sinaksak ko yung TV kasi bino-open ko na hindi pala nakasaksak. Ayun, ako nagkabaligtad. Tignan mo nga si Cindy, siya yung nasa playpen. Sabrina yung nasa labas. So yun, manunood muna sila. Tapos sabi ko kung ano yung gusto nilang almusalan. Ako, tignan nyo naman itong aming kusina. Ganito din ba kayo, ma'am? So every morning matutulog kayong malinis. Magkigising kayong ganito. Dahil si Mister, nako, kapag umaga nag-aalmusal. Pagbaba ko pala, umiinom ako ng isang glass ng warm water. Ayan, tapos nagligpit muna ako ng konti. Tapos ngayon naman, pagpiprito natin sila ng ito, gusto daw yung Chanel fried egg at saka daw rice. So, isasanghag na lang natin yung leftover na kanin kagabi. Ang naman, diba? Tsaka bata pa lang, dapat sinasanay na natin sila sa mga ganun na hindi laging mainit na bago sain. Kilala ako dati, hindi daw kumakain ng sanghag. Sabagay, iba-iba naman tayo, diba? So, yan, pakakainin ko na sila, ready na yung kanilang breakfast. So, nako po, mag-aalmusal na sana ako, titimpla ng kape, tumayo pa itong bunso ko. Kaya ang ending, magpapalit muna tayo ng tae. Patubo na yata yung mga ngipin niya, kaya laging ganito yung pupo niya, medyo malambot na malansa. Ganyan talaga ang pagiging nanay kailangan. Maliliksi ka, flexible ka, tigit sa lahat, lagi ka nag-free na hindi ka magkasakit kasi walang ibang aasahan yung mga anak mo, no? Panginoon, kundi ikaw, di ba? Kaya go, go, go lang mga moms. Proud ako sa mga mami, lalo na yung mga mami nandito sa ibang bansa, dito sa New Zealand. Kaya lahat na nagbabalak pumunta sa New Zealand, naku, be ready! Maghanda na kayo sa pagod at puyat, lalo na kapag nagkaanak kayo. Bago kami dumating dito guys, isa lang yung anak ko. Tapos, after a month, nabuntis ako. Tapos, nag-1 year old. And 4 months lang yung pangalawa ko. Buntis na naman ako sa pangatlo. Mahilig ka eh. O yan, mamalit tapang diaper. Isipan ko na naman nag-u kanin ka bang mamalit kong diaper. Nung nanungulaman mga puna. O, yung isip ko, energo papay na ako. Habang naglilinis ako, iniisip ko kung ano ang kasunod kong gagawin. Habang naglalaba ako, iniisip ko paano ako magsasampay nito. Umuulan. Ako, nako. Kaya huwag nyo sasabihin yung mga nanay sa bahay. Walang ginagawa. Nako, palit kaya tayo. So, yan. Binaba ko muna yung aming arenola. Yes, may arenola kami kasi po sa taas shower lang. Sa baba lang yung toilet. Tapos yan, bibihisin na rin at si baby. Kinuhanan ko siya ng damit sa taas. Kasi nga naman, nag-overflow yung kanyang pupo. Nako po. Sabrina talaga na to. Patakla.
So, yan. Bibihisan ko siya mahaba. Tapos, lagi ko siyang pinapanjama kasi gumagapang siya para hindi mangitim yung kanya tuhod. Mahitim na nga. Mangingitim pa. Wala ka nang titignan, Charisse. So, yan na siya. Pagpasensyaan nyo na. Dito, di siya mahilig tumawa. Kamukha niya daw si Apo Day. Yan, nilagay ko siya sa Philippines at nagsimula na siyang umiinit. So, yan, hanggang ngayon, di ko pa sila tapos pakainin. Eh. Yan, paano ba naman, may sakit pa rin si ate. Siya natapos siya, no. Nilalamig pa daw si Sydney. So, yan, pagpasensya niyo ng ating outfit for today dahil losyang-losyang yan, Charisse. Unahin muna ang mga bata bago ang sarili. Yung iba daw, inuuna muna yung sarili bago mga bata. Eh, baligtad tayo, ma'am. Siya, kunahin ko muna yung mga anak ko bago ako makapanukulay, bago ako makapagkape, bago ako makakain, bago ako makatae, Charisse. Noon talaga, iba-iba tayo, diba? Oh, sige na, bye. Salamat. So, yan na, pagpasensya nyo siya, hindi pala tawa yan. Yan, nakasimangot. So, yan, umiyak siya dahil nilagay ko sa playpen. O, yan na sila, nakahiga. Katapusin ko muna silang pakainin, kaya linagay ko siya sa playpen. Pati si Sabrina, sinusubuan ko na rin siya ng konti-konting kanin, guys. And pagpasensya nyo na yung itsura ko, talagang losyang ako kapag umaga. I make sure na busog sila bago ako makatimpla ng kape. Ganyan naman tayo mga nanay, eh, di ba? Para panatag tayo na yung mga anak natin, may laman yung sikmura nila bago tayo una muna sila. Ganyan naman siguro kapag matinukang nanay. Maraming salamat sa nood. Bye!